And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Laurena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Wow! Nagbabalik na naman po kami sa ere, mga putid, ang The Baptist Lunch. And today is Tuesday, and the first day of June. Oh, man! palapit na lang palapit po tayo, mga putid, sa mid-year. At naiisip ko, pagpasok na ng August, mga putid, bare month na pagkatapos. Wow! Kaya, mga putid, salamat sa Panginoon at sa kabila po ng busy days ay hindi pwedeng nating iwanan ang The Baptist Lunch na ito, mga kapatid. Lalong-lalo na meron po tayong very exciting episode dito sa The Baptist Lunch. No? Ang damdamin, ang kapahayagan, ang damdamin ng isang ina. Wow! 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 Pambira naman. Alam nyo, meron ako. Thank you, magaling naman yun. Ang galing naman ang ating audio operator. Mabira. Pero ang hinahanap ko, mga kapatid, na damdamin ng isang ina pagka pinahayag, yung parang magulo, plang, yung mga ganun ba? Yeah, meron bang ganun? O kaya naman, meron parang ratratan ba? Kasi magpapahayag ang damdamin ng isang ano eh, ng isang ina eh. Kaya dapat ratratan, pagpagpagpag, ganun ba? Yeah. And, pero sabi ng mga nanay, hindi pa so sa damdamin ng isang asawa yon. Alright. That's good. I'm telling you, this is very exciting, mga kapatid. Lalong-lalo na po tayo ngayon. Meron tayong bisita ngayon na pambihira. Nakita ko, matagal na ito dito simbahan, pero parang hindi na ako tumatanda eh. Alam mo, nakakapagtaka rito. Pagka ang mga babae dumating dito simbahan, at mga lalaki, pag dumating, tapos naging masaya sa gawain ng Panginoon, ay hindi tumatanda, mga kapatid. Ang nakikita ko, pabata. Kasi patanggal ng ngipin eh. Anyways, Ay, sabi ko sa iyo, saya-saya, mga kapatid. At salamat sa Panginoon. Kaya this very exciting day ngayon, mga kapatid. At makakarinig po tayo ng mga damdamin. Ito po yung kapahayagan. Now, nais ko sabihin sa inyo, hindi po kumu ang isang ina nagpahayag na o sa sarili niya pamaraan, ano man ang kanyang sabihin, ay tama na ho yun. Okay? Yun po'y damdamin lamang po. Nagpapalabas na ho siya ng damdamin. Alam niyo po ba, mga kapatid, na napaka, minsan sa bahay, hindi nila maipahayag yung kanilang damdamin, hindi nila maipahayag sa asawa, kasi they're trying to ipahayag po yan sa kanilang mga asawa, pero hindi naman nakikinig yung asawa. Kaya naririnig nilang buisit yan. But anyways, alam nyo, mga kapatid, hindi naman po ganun. Hindi naman na ang gusto lamang po natin ay marinig po ng mga nanay, ng mga kabataan ngayon, ng mga anak, yung damdamin ng mga nanay nila. Yun po ang pinakamahalaga. Dapat maunawaan. May iba't ibang paraan po sila, pero ako sa side ko, ipapakita ko po sa inyo kung anong pamamaraan ng Diyos. The best, God's best way, no, para ipadala, ipahatid sa inyo ang damdamin ng isang ina. No? Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong pagkakataon, mga kapatid, na marinig po natin ito. Ang Diyos ay nagbibigay ng wisdom sa atin na minsan, sabi ko nga sa inyo, ang nanay, napakahusay ng mga nanay, tumatahimik na lang kaysa magdaldal. No? Ginagawa na lang ang trabaho nila para sa kanilang mga anak kaysa yung kanilang mga anak ang magtrabaho. Ay nako, talagang hindi ko lubos maisip ang damdamin ng isang ina. Bakit nangyayari po yan sa nanay na ganyan? Hindi ko talaga. Of course, aminin natin mga asawang lalaki na hindi po natin alam yan, kasi kailanman hindi tayo naging nanay. Bagamat maraming mga asawang lalaki na mas may authority pa ang nanay talaga kaysa inyong mga tatay. Alright? Nako, sabi niya, disgrasya na naman tayo mga tatay na sumagi na naman sa isipan ni Pastor yan. Okay? Every service ba naman, nakikita ko kayo rito eh. Ay, talaga naman, oo. Kaya, mga kapatid,
Atin po ngayon na susubaybayan at ako po ininiwala na pagpapalain po kayo ngayon. Ngayon pong tanghali ay meron po tayong bisita at ako po ininiwala na kayo po ipagpapalain. Of course, nandito po ang aking mga co-host ngayon dito sa episode na ito ng Damdamin o Kapahayagan ng Damdamin ng Isang Ina. Of course, nandito po ang ating butihing co-host, Cynthia Gumabay. Yeah. Magandang tanghali po sa inyo muli. At hayaan niyo po na sa tanghaling ito ay mahayina namin kayo ng isang usapin na patungkol sa pagpapahayag ng damdamin ng isang ina. At very excited na po ako ngayong tanghaling ito, wow, na amen, maipahayag namin, lalo na po yung ating butihing guest ngayon, ang damdamin, maipahayag niya ang damdamin ng isang ina. Alright, okay. Of course, kasama rin po natin ang ating pang isang co-host, Marnelie Dolor. Hello po, good afternoon sa inyong lahat. Happy first day of June. And sana ready kayo ngayong tanghaling ito habang nanananghalian o nagpe-prepare ng tanghalian, na samahan po kami para marinig niyo rin po ang mga damdamin ng mga nanay at yung story ng ating guest ngayong araw na ito. Wow! Amen! Thank you! Yan po ang aking co-host dito sa episode na ito. At akalain nyo po yan, dalawang yan, ano ho? Hindi natin alam na magiging co-host ko sa programa pong ito, no? But ako'y nagpapasalamat, mga kapatid. At sila po'y nakasama ko sa gawain ito. And of course, mga kapatid, ang ako'y naniniwala, sasabihin ko po sa inyo, veteranang ina. Yeah, talagang matindi po ito, mga kapatid. Ako'y simula ho nang napunta siya dito, mga kapatid, akin pong nasubaybayan ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, at nakita ko po kung ano ang kanyang burden para sa kanyang pamilya, mga kapatid. No, talagang mahirap yata maging nanay. Tapos pero ako nagpapasalamat sa Panginoon na yung kanyang ama, hindi na sa para sa damdamin ng isang asawa na yon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na si Brother William, ang kanyang asawa, ay nadala niya sa Panginoon, mga kapatid. Pero sa ngayon, napakahirap bilang isang ina, lalong-lalo magkaroon ka ng manugang na anyways. Well, anyways, ngayon po, mga kapatid, let's welcome sa programa po nating Damdamin ng Isang Ina, Sister Nelia Villanueva. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastor Gil, Ma'am Cynthia at Ma'am Marnelie. Isang karangalan po na maging guest po dito sa programang Damdamin ng Isang Ina. Maraming salamat po. Alright! Ayan po, mga kapatid. Alam ko nung nakaraan, wala ako, si Brother Michael lang dito, may mga usapin kayo na napakahalaga, at natutuwa ako sa mga feedback na natatanggap natin mula sa mga tao. It's very exciting, and it only proves na talaga nakakatulong yung ating programa. Yes, no, sir. Nakakatulong. Ngayon, meron kayong pwedeng i-recap or tanong nung nakaraan na gusto i-discuss bago natin kausapin si Sister Nelia. Opo. Nung last Tuesday po ay tinalakay natin ang patungkol sa dilemma, mother's dilemma. Wow. At naipahayag nga po natin na yung mga damdamin, kung ano yung mga sulirani ng isang ina. Meron ba kayong particular na dilemma na medyo natalakay ninyo? Yes, sir. Medyo yung kanyang tinalakay ay yung pag-akay niya sa kanyang mga anak. Yung kanyang kabigatan na, pero sa kabila ng kabigatan na kanyang nararanasan, na experience, ay ipinahayag niya rin yung kanyang pagiging ina sa isang malumanay na pamamaraan. Yeah. Oh, yeah. Si Doc Lani pala ang bisita natin last night. Yes, oh, yeah. So, amen. All right. So, go ahead. At nakakagalak naman po na marami rin pong nagbigay ng feedback at maraming comments na talagang through dun po sa kanyang testimony regarding po sa pag-arir niya ng kanyang mga anak, although hindi po talaga sa church lumaki, pero ipinaglaban niya rin po yung kanyang mga anak. At yun din po, sir, ang nais naming ipahayag sa inyo. Wow! Amen! Bilang isang ina po, kahit na ako ang host dito, at tatay ako, mga kapatid, pero excited ako na mapakinggan yung damdamin ng mga ina, mga kapatid. Huh? Alright, good. Sige po. Bilang isang
bilang isang ina po ay mapalad tayo na pinagkalooban tayo ng mga anak. Amen. At itong mga anak na ito, ang sabi ng Biblia ay pamana at bigay sa atin ng Panginoon, kagaya nga po ng sinabi sa Psalms 127 verse 3, "Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward." Wow, amen. Sinabi amen po, may dalawa pong word po dito na pumukaw po sa akin. Yung mm-hmm salitang reward mm-hmm at yung heritage. Yung heritage wow na pamana sa atin at yung reward, biro mo, regalo ng Panginoon sa ating oh mga anak. Wow. At ganun na lamang. Could you imagine, regalo sa inyo ng Diyos for 9 months na daladala niyo yan sa yes, inyong tiyan. Yes, for 9 months. Could you imagine that? Mahirap kaya magkarga. Mga ilang pounds ang bata pag nilalabas? 7? Sa akin po, 6.4. Opo. Depende po eh. Kasi ikaw, si Jeremiah po, umabot po siya ng 8.4. Oh, wow. Kayo po si Nelia, anong pinakamabigat? 6 po, Pastor. Pinakamabigat na okay po yun. Yeah, so mas mabigat pa rin ang daladala ni Dexter. But anyway, alright, go ahead. Pero yun ang regalo. Yun ang regalo. You see? Yes, sir. Yeah. At yung pamana at yung regalong iyan, yun yung aming niririn at yun yung aming inaalagaan, ginagabayan, binibigyan ng payo. Pero may dumarating din yung time, nasa tiyan pa lang natin, sa sinapupunan pa lamang natin yung ating mga anak, andun na yung ating pangarap ng best para sa kanila. Mm-hmm. Meron na tayong mga pagpaplano na gusto ko ganito yung anak ko, dito siya mag-aaral, gusto ko ganito siya paglaki niya, makapaglingkod din siya sa Panginoon. Talagang ganun na lamang yung pagpaplano natin sa ating mga anak. Pero, paano kapag dumating yung time na lumihis sila dun sa nais nating plano para sa kanila? Ano kaya yung magiging damdamin ng isang ina? Anong laban ang ibibigay natin wow sa ating mga anak wow upang maipagwagi natin sila, upang maibigay natin at muling makamta natin yung pangarap natin at yung panalangin natin para sa ating mga anak? Totoo nga yun. Biro mo naman ano, kung sa kabila ng paghirap nyo, 9 months na sinapupunan ninyo, tapos paglabas pa, ang sabi nila, para nakabao na yung kalahating paa. Yeah, paa. Habang nangangalak yeah, yeah, yeah. You see, yun namang nakita naman natin kung gaano natataranta yung mga asawa ninyo. You know? Tapos bigla lang, hindi nila mararamdaman yung damdamin ninyo. Dapat yes, maiparamdam talaga sila nila yung inyo, maiparamdam talaga ninyo sa kanila yung damdamin talaga ninyo. Yes, because sir of that. Just imagine, huwag niyo kakalimutan yan mga kabataan ha. Dala kayo for 9 months sa sinapupunan ng inyong ina. Nung nilabas kayo, ay grabe eh, ni hindi mo alam kung mabubuhay yung nanay o hindi natin, baka yun na, baka ikaw na yung kapalit. You know? Pero kaya ngayon, dapat yung malaman yun, mga damdamin yan. Kaya, meron silang nararamdaman na kakaibang damdamin para sa kanilang mga anak because of that. Yes, sir. Actually, nung sabihin niyo po na isa sa magiging guest natin si Sister Nelia, na-excite po ako. Wow. Kasi wow nakita ko po from BNS kung yeah paano niya yeah ipinaglaban, paano niya dinadala yeah yung kanyang anak. Yeah. Nakita ko na hanggang tumransfer tayo dito na bagamat nung araw talaga ay walang sasakyang naghahatid sundo. Mm-hmm. Kagaya nga po ng, actually nagkausap po kami kagabi at talagang na-excite po ako. Sabi ko, kung ito'y maririnig lamang ng mga anak, yeah, pambihira, kung hindi pa kayo maantig sa damdamin ng isang ina, nasaan ang mga puso ninyo? Yun ang pinakamaganda. Amen. Yeah. So, yeah, just go ahead. Yes, sir. At kaya ngayon po, bigyan natin ng pagpapahayag si Ma'am Nelia kung paano niya dinala dito yung mga anak. Ang pahayag niya na may tatlong anak siyang bit dito. Oh, yeah. Kitang-kita ko yun. Kitang-kita ko yun. Yes, sir. Tapos dumating pa na talagang putik. Pagbunti siya, pero hindi mo matatawaran yung pagpunta niya ng umaga, ng linggo, ng hapon, Miyerkules. Yeah. Meron pa po tayo ng mga prayer warrior na group ng mothers, young people, young ladies. Na pumupunta rito. Hindi pa usong online prayer noon. Hindi, sir. Yeah. So yan. Rain or shine. Pero talaga noon, very rainy season dahil pumunta tayo, sir, mga month ng October. September tayo. Kaulanan, yeah, sir. Yeah. Kaya, bigyan natin ng pagpapahalaga ang
ipapahayag sa atin ngayon. All right. Nila. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Cynthia. At totoo po yun yung sinasabi ni Ma'am Cynthia. Kasi siguro yung bali tatlong anak ko muna dati yung daladala ko dito dahil yung pangatlo ko at yung pang-apat ay mga 10 years yung gap nila. Mm-hmm. So, totoo yung sabi ni Ma'am Cynthia na nung lumipat tayo rito ay tatlo-tatlo po yung daladala ko na wala pa pong sundo noon, di ba po, Pastor? Yeah, yeah, ano, wala pa po, wala hindi pa. Hindi kagaya ngayon na halos nandiyan na sa pintuan yung susundo sa mga yeah, ano. Pero totoo. Yung iba, tinatamad pa pong pumunta. Pero noon, si Joyce noon ay mga ilang taon ba si Joyce? Mga grade 1 or ano? Tatlo po yun sila, Pastor. Dumating pa po sa punto na pag Saturday, kinabukasan ay Sunday na wala po kaming ipamasahe. Wow. So sabi ko, nagdadasal ako sa Panginoon pag sa gabi noon. Sabi ko, Panginoon, hindi pwede na hindi po kami pupunta ng church. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko pwedeng kalungin yung tatlong anak ko sapag nagsakay kami, ma'am, sa jeep kasi baka pagalitan ako ng driver. So, para lang malibre sa pumasahe. Okay, para lang po malibre, Pastor. Wow! Hindi ko pwede silang kalungin. Yeah. Although pwede naman, kaya ko naman. Kaso lang, baka magalit sa akin. Magagalit ang driver. Magalit mo yung driver, Pastor. Opo. Pero sasabihin sa iyo ng driver, yun lang pong kumalong sa nanay, yun lang pong bata ang kumalong sa nanay para isa lang. Kaya nga po, Pastor, eh. Pero yung ginawa ko, Pastor, ay nung Sabado yun, nanalangin po talaga ako. Sabi ko, mahaba pa yung oras. Mga 6 ng hapon, nanalangin ako. Ang sa isip ko noon, sabi ko, kasi may border na kami noon na isang pamilya. Naisip ko, sabi ko, pupunta kaya ako doon, manghiram muna ako ng pera para may pamasahe lang kami. So, wow. Yung pababa na ako ng, palabas na ako ng pintuan namin, bigla naman ito siyang, dumating, sabi niya, ate, dalhin ko sa ospital yung anak ko kasi ang taas ng lagnat, sabi niya, patay, sabi ko. Sa isip ko, patay. Wow. Hindi talaga ako makahiram dito. Pero ganun pa man, nanalangin pa rin ako sa Panginoon. So sabi ko, Lord, hindi pwedeng hindi kami makarating ng church, sabi ko. So mga 9 na siguro yun ng gabi, nadala niya na sa doktor yung anak niya. Umakyat siya ulit, sabi niya. Ate, magbigay ako ng advance payment sa bahay. Wow! So, doon ko galing ng hospital yun, ha? Opo, Pastor. Pambira, akalain mo, pinakita muna yung impossibility, then the possibility. Yes, Pastor. Oh, wow! Yes. Good night. Pasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, talagang doon ko na na-prove talaga na yung Panginoon ay sumasagot talaga sa panalangin ng anak niya. So, wow. Kaya doon ako, kumbaga sa doon ko na subukan na makapangyarihan po talaga yung Panginoon. Yeah, kasi po, tingnan mo naman ang plano ninyo. Pupunta kayo sa church, dadalhin yung mga anak nyo, kasi gusto nyo palakihin ang mga anak ninyo sa simbahan. Sana nakikinig po ang mga anak ninyo. Yeah. Nakikinig po sila, Pastor. Nakikinig, salamat naman. Nakikinig po si Joyce po. Yeah, yeah. Si Joyce lang? Dapat yung iba pa. Yeah, sige lang po, sige lang. So, may mga pagkakataon pa yan, Pastor, na pag bumalik kami sa church ng hapon ay malakas po yung ulan. Diyan pa lang po kami sa may tawag dito, sa terminal. Ang lakas na ng ulan, pero tuloy-tuloy pa rin po kami. Pagbaba namin ng haya, yung tatlong anak ko at saka ako, basa na po yung ulan. Kasi ang lakas eh. Wow. Tapos wala pang pagbaba mo, hindi kagaya na ngayon na may mga tricycle. Dati wala pa eh. Wala, putik pa yun eh. Putik pa, Pastor. Lalakarin po namin yan. Ang mga anak ko, wala. Hinuhubad yung mga sapatos nila kasi nga maputik, ma'am, diyan. Magpa-plastic. Magpa-plastican yung shoes. Tapos pagdating dito, saka po kami maghuhugas diyan ng mga paa namin. Totoo. So, yun yung naranasan ko nung mga maliliit pa sila. Kaya ganun na lamang po talaga yung inyong desire na yung mga anak nyo ay mapalaki sa simbahan. Yes, ma'am. Ikaw, Sister Marnelie, meron ka na bang ipinaglaban patungkol sa yung mga anak? Parang wala yung story ko sa story ni ate. Kaya nga kung maririnig nyo, kayo pong mga nakikinig,
kayong mga nanonood ngayon, kung maririnig nyo po na akala nyo kayo na may pinakamabigat na problema. Pero meron pa palang, aba, ay kapong maririnig ko pa pala yung testimony na iba, yung kapahayagan ng kanilang istorya, kung paano nila ipinaglaban yung kanilang mga anak. Kung paano nila gusto at yung desire talaga ng mga magulang, mapatuwid yung mga anak. At paano lamang yun? Alam natin na sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya yun yung... Gaano naman katagal yun? Sister Nelia, habang ginagawa nyo yun, ano ang nakikita nyong parang resulta ng ginagawa ninyo? May nakikita ba kayo na pagbabago? Or may nakikita kayo na parang walang nangyayari? Okay, para marinig nila yan at malaman nila. Kasi maraming mga tao po ngayon na pag nakakakita, mga nanay, ang ibig sabihin, na pagka nakakita sila doon sa ginagawa nila, parang wala yatang resulta. Tumitigil na sila. So nagsisimula na silang mag-flare up sa halip na counsel ang maibigay nila, mura na ang naibibigay. So ano pong, paki-explain niyo po, kasi napakaraming nakikinig po sa atin ngayon ng mga nanay, lalong-lalo na yung mga nagsisimula palang maging nanay, mahalaga na marinig po ang inyong kapahayagan. Nung lumaki na po sila, Pastor, bilang... Simulan niyo po doon sa, habang ginagawa niyo yan, dinadala niyo sa church, may nakikita ba kayong pagbabago na nakakatulong sa kanila o parang walang nangyayari? Ay, meron naman po, Pastor. Kasi nakita ko naman sa kanila na kakaiba sila sa ibang bata. Mm-hmm. Na kakaiba sila doon sa mga bata na lumaki sa church. Kasi hindi ko sila talaga nakitaan na nagmumura, ano, maliit pa sila. Oh, wow. Hindi. At saka magalang po sila sa mga matatanda. Totoo yan. Kasi nakita ko po kanila, yung sa tatlong anak ko nung una na ano, mayroon kasi yung matanda doon sa amin na kinakatatakutan ng mga bata. Pero sila, tumatakbo sila, lumalapit sila, nagbe-bless, nagmamano po sila. Mm-mm. So kumbaga sa ano, magalang sila na wow. Makita mo talaga na kakaiba sila sa ibang bata eh. Kasi yung dumayo ka lang dyan sa mga lugar na maraming bata, yung mura dito, mura doon, hindi ko po nakikita yun sa mga anak wow. ko. So pag nakikita nyo yun, bilang isang ina na nagsisikap, nadalhin sila sa Panginoon, ano ang nararamdaman ninyo? Ay, siyempre po, masaya po ako, Pastor, kasi wow. Sabi ko, kumbaga sa ano, yung paghihirap ko ay hindi nasasayang. Nababasa kayo ng ulan, you know, hindi po nasasayang sa kasi ano naman sila eh, kumbaga sa ano, nung pag maliit pa kasi yung mga bata eh, makita mo na masunurin sila. Mm-hmm. At saka, basta maano ko na... iba talaga yung bata na talagang inaano mo na madala sila sa simbahan, makapakinig ng salita ng Diyos, laki sa Sunday school. Yeah. Saka yung isa ko pa rin pong gustong malaman sa inyo, kasi we're blessed na kasama namin, meron kaming kasama sa pagpapalaki sa aming mga anak, andyan yung aming asawa na kasakasama namin sa simbahan. Pero doon po sa kalagayan ninyo, ng time na yun na mag-isa lang talaga kayo. Opo, kasi... May persecution po ba yung kay Brother William? Nakikinig. Yan, nanonood yata yung asawa ko ngayon. Hello to... Yeah. Oh, blahin mo to na... Oh, Brother William, kanood ka. Oh. May kahirapan din sa akin eh. Kasi... Pakisabi nyo na si Brother William kasi nasa serbisyo. Opo. Yeah. Sundalo po siya eh. Nasa ano... Ako lang naiwan sa bahay pagka ano eh... Nasa... destino siya. So, Marines po si... Marines. May mga times na kung mayroon kang problema na maghahanap pa ng karamay, kadamay na yung mapagsasabihan mo, lalo na po yung stage ng mga bata na lumalaki na sila. Mm-hmm. So, Na umaalis na hindi nagpapaalam yung mga anak. Ay, yeah? Oo. Yeah, malalaman mo na lang na umalis pala pag uwi. Opo. Pero ano, kagaya din naman ng mga ibang kabataan, dumadaan na sila ng... Nung lumaki na sila, Pastor. Nakita mo sila na involved sila dito sa mga ministry sa church, kasi nasa choir, ganon. Pero kasi siyempre may mga kaibigan din sila, mga taga-labas. Kumbaga sa ano, parang curious sila sa buhay sa labas. Mm-hmm. Yun bang gusto nilang subukan.
kung ano yung buhay sa labas. Yeah, kasi dito sila lumaki sa loob eh. Lumaki talaga sila dito. So, siguro may nakikita sila sa mga kaibigan nila na ay, parang ganito, ganyan. So, dumating din sila sa time na nagpalit sila ng pananamit, gano'n. Oo. Ranas ko po yan. Nasubaybayan niyo po yun? Kasi Pastor, may time noon na may anak ako, siguro hindi yun lingid sa inyong kaalaman, na umalis din ng bahay. Mm-mm. So, nawala siya sa church. Nung siya ay, choir member. Mm-hmm. So, nung umalis na siya, na siguro gustong... Sige, ilaglag nyo. Sabi ni Cruz, laglaga na to. sinabi ko. Yeah. Opo. Manahimik ka dyan, Joyce. Ha? So, hindi ko po ikinahihiya yon na nangyari po yun sa aking anak. Yeah. Ang nakakatuwa, dito muna tayo. Teka lang po. Alam nyo mga putin, hindi po ito laglagan. De, para makita nyo kung paano binigyan ng solusyon at kung paano dinala ni Sister Nelia ang lahat ng yon, matututo po tayo sa kanya. Amen. Okay? Alright, go ahead po. Nung first Sunday, Pastor, na hindi ko na siya nakita sa choir, habang kumakanta po yung choir, tumutulo talaga yung luha ko, walang tigil. Na tumutulo yung luha ko na hindi ko na siya nakita sa choir. Wow. Iyak na ako. Sige lang po. Yan ang sinasabi kong damdamin ng isang ina. Alright. Sabi ko, Joyce, sasabihin ko to, ha. Sabi, mama naman. Sabi ko, hindi naman ikaw nag-iisa eh. Yeah, marami. Marami po. Yung barkada mo rin, Joyce eh. Kilala ko rin sila. So, di gano'n na po, Pastor. Pero yung ginawa ko noon, Pastor, yung damit niya na pang simba, pang choir, tinago ko po yun. Amen. Talagang, kasi sa puso ko, sabi ko, babalik at babalik yung anak ko. Oh, yun wow. Talaga, hindi ako tumigil, kapanalangin, dinadalangin ko siya araw, gabi, talagang hindi po ako tumigil. Pagka yung makontak ko siya, sabi ko, Joyce, balik ka sa church. Ay, mama, huwag mong idamay yung church dito. Sinasabi niya yung ganon. Ano po? Mama, huwag mong idamay ang church dito. Sabi niya. Pero alam ko, hindi na siya nagsisimba eh. Uh-uh. So, pero hindi ako tumigil. Dahil bilang tayong mga nanay, di ba parang ramdam natin sa puso natin na may pag-asa yung anak natin. Wow. Kahit na sila. Akalain niyo yung damdamin ng isang ina, hindi nawawala ng pag-asa. Yes, Pastor. Hindi talaga. Ipaglalaban. At ang unang nawawala ng pag-asa, karamihan mga tatay. Yeah. So, ganun yung ano. Paano nagkakaroon ng pag-asa ang mga tatay? Pag sinabi nila kanilang asawa, papayaan mo lang, may asawa, may asawa lang. Yeah. Yes, Pastor. Okay, yeah. Relate ko ako dyan. Yeah. Alright. Kasi sila kasi sa amin, sa situation ko, Pastor, kaiba eh. Kasi, kumbaga sa ako lang yung, hindi ko naman sinabing pabaya yung asawa ko. Hmm. Pero, wala nga, siya nasa destino siya eh. Opo, at saka hindi iba yung paniniwala namin, Pastor eh. Yeah, magkaiba. Magkaiba po noon. Ang pwede sa kanya, hindi pwede sa akin. Wow! Opo, kasi nga, ang prinsipyo po namin magkaiba eh. Pause. Ano ho ang naging dahilan, bakit sinabi niyo yon na ang pwede sa kanya, hindi pwede sa inyo. Alin yun? Bakit po nagkaganon? Kagaya niyan, Pastor, magpaalam po yung anak namin. Mm-hmm. Ang mapunta ko sa ganito ganyan, ay sabi ko hindi pwede. Kasi nga, hindi ko alam kung anong ginagawa niyo doon. Isa kanya, Pastor, pwede. Hayaan mo na. So, iyan po ba ay bunga ng inyong biblical principle? Yes, Pastor. That's it. Opo. Okay, yan ang gusto ko po marinig. Amen! So, ganun pa man, hindi ako tumigil noon kasi ang sabi ko sa Panginoon, yung commitment ng isang ina ay wala pong expiration. Wow. Sabi ko, once na kumbaga sa wow. Sabi ko, ikaw bilang isang ina, hindi natatapos yung obligasyon mo sa anak mo. Kahit ngayon, Pastor, kahit may mga asawa na sila, kumbaga sa pinapakialaman ko pa rin sila. Yung tama ho. Ikaw ba naman magkaroon ng manugang na ano? Naunawaan kita. Okay, pero maganda ho yun. Sandali lang, putulin ko lang yung saglit. Kasi maganda ho yung sinabi nyo kanina. Ang commitment ng isang ina ay hindi... Walang expiration. Okay. Totoo yan eh. Okay. Alam nyo mga kapatid, minsan kapatid, nag-expire na yung commitment nila sa asawa nila
Pero yes, yung commitment sa kalasal ng mga anak, hindi nag-expire. Opo. Oh yeah, sige, go ahead. Go ahead. Kasi po sa akin, yung... Ito ho ang damdamin ng isang ina. Kasi po sa akin, pagka, limbawa, magtagumpay yung mga anak ko, hindi man sa ano, sa, kasi sa akin sabi ko, tawag dito, kung baga sa ano, ngayon nakikita ko na na libo, si Joyce ngayon naging faithful na siya. Yeah, sa, ito ang sabi ni Joyce. Ang sabi ni Joyce, si mama po ang naging Abraham ko. Yes. Her prayers ang naging protection ko po that time. Yes. Amen. Wow. Amen, Joy. Wow. Mapahal ng luha dito. Wow. Kasi nga, Pastor, hindi po talaga ako tumigil ng ano. Kasi doon ko ano, doon ko mas lalong ano, doon ko mas lalong pinakita sa Panginoon na karapat dapat ako na magiging ina sa mga anak na pinagkatiwala niya sa akin. Amen. Kasi pag nakita natin na pariwara yung anak natin, para nakakahiya sa Panginoon, di ba? Na yung pinagkatiwala ko sa iyo yan, bakit hindi mo ginampanan yung obligasyon mo sa mga bata? So doon, yung panlaban ko lang talaga doon ay panalangin. So nung nakita ko na na gano'n na medyo si Joyce, nakakatuwa kasi si Joyce eh. Kumbaga sa ano, idol bawi niya ako. Bawi, ha? Bawi, Joyce. Tutuwa ka rin lang naman pala. Kung ano yung, nung ang church ay dito pa, face to face pa, kung ano yung ministry ko, yun din yung pinasok niyang ministry. Wow. Kumbaga wow sa ano, parehas kami na sa nursery. At saka, pag sa bahay man, natutuwa din ako sa kanya. Kasi pag may nakita siya na isang bagay na, na nilalagay ko sa bahay, ay mama, gusto ko rin yan. Lagyan mo nga din ako niyan dito. Kasi pastor sa bahay, may mga kwarto din sila eh, nung magkasama pa kami. Pero bukod sila. Pero bukod sila. Sabi ni Gina, tumutulo po ang luha ko habang nakikinig ako. Very touching topic. So, ganon, sabi ko, nung nakita ko na na bumabalik, na ano, sabi ko, ito na Panginoon, sabi ko, meron na akong, kumbaga sa ano, meron na akong pagpasahan doon sa torts na hawak-hawak ko. Wow. Na kasi sabi ko, Panginoon, kung ano, kahit anong oras, pwede niyo na po akong kunin. Kasi na, kasi nakita ko na na ano eh. Sa ngayon mayroon din akong anak na medyo pasaway. Kaya hindi pa kayo kinuha. Siguro nga pa sa mayroon pang mission. Tapos pero talagang pag may mission pa kayo sa iyong mga manugang. I mean, sa mga anak. Okay. Kaya pag kami po nag-usap-usap diyan sa ano, yung sa family time with God, sabi ko sa kanila, huwag niyong pahintulutan na sa inyo matigil or diyan sa inyo matigil yung pananampalataya na ipinaglaban ko noon. Kailangan, sabi ko, maipasa niyo ito sa anak niyo. Kasi ako nasa third generation na ako eh. May apo na ako. Mm-hmm. Mm-hmm. So yung yun ang ano, kasiyahan ng isang ina na makita mo na wala ka mang maipamana sa kanila na material na bagay, pero yung pananampalataya na pinag na naumpisahan mo, wow, na pinanghahawakan mo, ayun yung pinaka ano, pinaka mahalaga, priceless na maipamana ko sa kanila, Pastor. Wow, wow. Na ano, kaya sa ngayon nakikitaan ko naman na ano, so hanggang ngayon hindi po ako tumitigil na pag ano, na ipapanalangin sila. Minsan nga pagka ano, nung nasa bahay pa sila kasi nakabukod naman sila. Mga 7 pa lang yan ng umaga, katok na ako niyan ng katok ng mga kwarto nila. Oy, anong oras po? Anong oras? 7 to 7.30 pa. So, pag may service. Oh, yeah, yeah, yeah. Oo. Kasi, kaya pala nalilate kayo. Ah, okay. Pero pinakamatagal, pinakamatagal na hinihintay niyo si Joyce. So, ngayon, natutuwa naman ako na kumbaga sa ano, yung mga pinaghirapan ko. Kung ano, wow. Malaking ano na to sa akin eh. Kumbaga sa ano, malaking accomplishment sa akin. Yung makita ko sila na naging faithful sila. Wow, wow. Pero in mo sa limang anak, ano, isa pa lang yun si Joyce. Eh, paano pa yung apat? Ah, hindi. Panganay po ba si Joyce? Opo. Okay. Ano naman, pati ang isang anak ko din naman na may ano, nadadala ko din naman sila rito. Dati nung face-to-face pa, halos isang jeep kami eh. Pagka yeah, nag-ano eh. Kasi, Barangay Villanueva po yun. Villanueva. Yeah, yeah. Daladala ko po silang lahat. Hindi pwedeng hindi sila, ano, hindi silang ano, magsimba. Wow, wow. Daladala ko po silang lahat. At yun din, sir, yung hinangaan ko sa kanya. Makita nyo, dalawang pew po yung occupied. Hindi lang dalawa eh. Mm-mm. Barangay Bilyon. Yeah, Barangay Bilyon pa talaga yun. Kasali, pati yung mga in-laws, opo, pati yung opo
in-laws ni Joyce eh. Mm-mm. Yeah, yeah, yeah. Ayun, ano, yeah. Bali... Si, nadala naman ni JR yung mama niya. Oh, eh. Bali, ako din po nag-deal noon sa baptism, Pastor, sa mami ni JR. Oh, yeah, yeah, kasi hindi mo naniniwala kay JR yun eh. Yeah. Kung sa iba, sir, yung mga in-laws, nagkakaroon ng separation. Ay, pero yeah, sa kanila, pinagbubuklod. Very close kayo sila, yeah, close, yeah. Sir. Close kami ng Pastor. Yeah, napasama nga talaga yun sa Barangay Villanueva. Yung De La Cruz. Yeah. Na overpowered sila ng ano eh, ng Villanueva eh. Yung De La Cruz. Sana all. All asay. Alright. Sige. At naniniwala ako hanggang ngayon, andyan pa rin yung desire ninyo na maipaglaban yung mga mas nakababata pa. Ay, oh, yes ma'am. Kasi ganito yun eh. Kung ano yung problema ng mga nanay sa ngayon, sa mga anak nila, problema ko rin yun. Yun, hindi, yun. Hindi kami, ano, kumbaga sa ano, may dalawang mga teens pa ako ngayon eh. Yeah. So, sabi ko nga sa kanila, hindi ko hahayaan na agawin kayo ng diablo. Sabi amen. Ko. Aba, kasi amen. Nga, ano eh, patakas-takas din, Pastor. Inaamin yeah, yeah. ko po yun. Patakas. Si ano, si, yung lalaki, si... Si Jericho po, nasa, ano, yung bunso po yun. Ngayon po, parang naano rin sila sa gadgets. Kumbaga, akala mo, nag-aaral. Yun ba, ma'am, yung, ano, naakala mo? Yung lalaking nagsundalo? Si Janos po. Janos, yeah, yeah. Nasa butuan po siya. Yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. Pag nandito naman siya, na isasama ko naman din sila, Pastor, sila mag-asawa po. At yun pa rin po yung pinagpipray ko na maging ano, spiritual growth po nila. Na yeah, yeah, yeah. Maging ano din. Kaya maganda yung sabi ni Juby. Sabi ni Juby, mag-stand lang po kung ano ang tama. Yes. Yun. Maganda yan. Kasi okay. Ano eh, mahirap. Kasagagaya nila ni ma'am. Dalawa sila, parehas yung pananampalat. Taya nila. Eh ako, ano eh, nang dumating yung sa time noon na sabi ng asawa ko, oh, simba kayo sa umaga, balik pa rin kayo sa gabi. Pati, ano, Sabado, Wednesday. So, sabi ko sa kanya, kasi noon, kalakasan pa ng vision niya eh. Lalaglag na kita to. Sige na, sige lang. Pagpapahayag ito ng damdamin eh. Kasi, para malagi malaman niya lang. Sige, sige. Inaamin ko noong kalakasan niya na ano, nagsugal siya, ganon. So, nung pinag... hindi naman sa pinagbawalan, parang nagre-reklamo siya na ganon, pati sa gabi. Pero sabi ko, nakipag-bargain ako sa kanya. Sabi ko, hindi kita pakikialaman dyan sa pagsusugal mo. Pero... Huwag mo kaming pakikialaman sa pagsisimba namin. Oh, wow. Ayun, good deal. Kanya, good deal. So, umpisa noon, Pastor, pag Linggo, di ba nung face-to-face tayo, makaka-uwi na kami sa bahay, mga 12:30. So, yun, siya ang nagluluto ng lunch namin. Tanghali. Opo, sa tanghalian. Yun ang ministry. Pagdating namin sa bahay, okay na yung pagkain namin. Wow. Brother William, maraming salamat sa pagtsatsaga niyo rin sa paghihintay. No? Kasi talaga naman, oh, kung akalain niyo yung nilulutuan niyo, inaayos ho yung pamilya ninyo. Wow. Kaya ngayon ho ay maayos. May maayos kayong anak, may maayos ka. Hanggang ngayon, si Stenelia maayos. At may mga maayos kayong in-laws. Could you imagine, kasakasama niyo ang mga in-laws niyo na maayos, ha? Ngayon nga, nag-comment si JR, eh. He is so blessed daw po sa inyo. Amen. Bihira po yung ganyan. Ako tingin ko talaga, he is so blessed. Pero ang tanong ko ngayon, si Stenelia, ikaw kaya blessed sa kanya? Anyways, huwag na ho natin pansinin yan, okay? Alright, tuloy-tuloy po tayo. Huwag ka kasing... Wag kasi dito masama-sama ganyan. Mapapahama ka eh. Alright, go ahead. Last Tuesday, sir, nag-comment din si Joyce kasi regarding nga dun sa paghihirap ng isang ina sa pag-aalaga sa anak. Natuwa ako kasi ang comment niya, kaya mama, nauunawaan na kita ngayon kasi nanay na rin siya. Yun. Nakita niya yung paghihirap na ginawa sa kanya. Yeah. Curious lang po ako, gaano po ninyo katagal pinaglaban si Joyce? Joyce, ikaw talaga yung topic ngayon. Kasi po, di ba, a lot of us siguro may mga problematic children. Tapos, isang taon ko na yan pinagpipray, walang nangyayari. So, pwede niyo po bang i-share kung gaano po niyo katagal siya iniluhod matagal, at ipinaglaban? Matagal po siya bago nakabalik, 5 years. Oh.
Oh, mahihigit pa ba dyan sa 5 years? At saka sabi naman si Sister Nelia hanggang ngayon, di ba, hindi pa natatanggal yung kanyang panalangin. Ay, which is, sinasabi ko rin lang naman yan sa pulpito, para kay Janil at saka kay Maki, hindi pa ako tapos sa kanila. Matatapos tayo sa kanila pag tapos na tayo. Yes, Pastor. Yan ang sinasabi ko rin sa kanila. Sabi ko, kahit hanggang... Hindi naman sa yung pakikialaman mo yung buhay nila na ano, yung bang maipaalala mo lang sa kanila tama. Yung kung ano yung dapat nilang gawin sa spiritual nila. Yeah. Kasi hindi ako bilang nanay nila, hindi po talaga ako nagsasawa. Nalungkot nga ako eh, dahil minsan meron po ako nakausap na isang nanay eh. Sabi ko sa kanya, sabi ko, tuloy mo lang ma'am yung panalangin sa anak mo. Sabi niya, ay, hindi ko na yan pinapanalangin. Ibigay ko na lang yan siya sa, kay Satanas. Wow! Naano ko sa pambira. Alam mo, hindi lang ako nag-iisa yung nanay na yon. Marami akong kinakounsel, ganun na. Pastor, give up na ako. Yeah, give up na ako. Pag nag-give up po tayo, huwag nyo naman isurrender sa ano, kay Satanas. Yes, ma'am. When you give it up to the Lord. Na Lord, hindi ko na to kaya, ikaw na lang talaga. Huwag po kay Satanas, kasi po we are battling against spiritual beings, so please do not speak that to your children. Kasi alam mo kung bakit sinasabi nila yon? Paghihiganti. Wow. Nagalit na sila eh. Kumbaga sa ano, yung pagod nila wala nang katapat. Hindi mo lang pinansin ang anak nila, binigyan ng pansin yung kanilang anak nila, yung kanilang sacrifice, you know, the suffering and everything, the pain, mga ganon. So kaya, sige, kung ayaw magbago, kisataras ka na lang, bahala ka na. Delikado po yun. Oh, yeah. Pero sa akin, Pastor, hindi po talaga nang sumagi sa isip ko yung ganong kaisipan. Amen. Eh. Kasi sa akin, kumbaga sa akin, kung napabayaan ko sila at pinaglaruan sila ni Satanas, pinanagutan ko sila sa Panginoon eh. Wow. Oo, sasabihin sa akin ng Panginoon, anong klaseng ina ka? Bakit pinabayaan mo yung ipinagkatiwala ko sa inyo, sa iyo, sa inyo na ano na mga anak. Oh, hindi pa tapos 'yon. Yeah. Kaya sabi nga ni Joyce, ano may part 2 pa to kasi sabi niya, ako pa lang ang nilalaglag mo eh. Sana meron pang iba. Kaya nga, maging si Brother Dennis eh. Bless na bless si Brother Dennis. Kaya ang sabi niya, salamat sa nanay na katulad nyo. Kaya sabi niya, sa asawa at sa nanay na katulad nyo. Kaya sabi niya, sana all. Masaya to, sabi ko sa inyo mga kapatid. Masaya to programang ito. Okay. Sige po. Sa ngayon, nagpapasalamat naman ako sa Panginoon dahil sa pandemic na ito. Dati kasi pinapanalangin ko na yung asawa ko madala namin sa church. Sabi ko, Panginoon, hindi ko alam kung sa papaanong pamamaraan, kayo na pong bahala. So, nung nangyari itong pandemic, na nasa bahay na lang ang ano, yun, unang linggo pa lang nakasama namin siya, umupo siya sa tabi namin. So, sabi ko, kaya nga lagi ko sinasabi yung pandemic sa iba, parang ano to eh, curse. Pero sa akin, blessing po ito. Amen. Yung amen. Ito. Yeah. Kasi nga, minsan, patakas-takas din siya kasi hindi ko naman siya masisi. Ilang taon din siyang, kumbaga sa ano, ilang taon din siyang, hindi niya, kumbaga sa ano, nawala siyang salita ng Diyos. Pero ang ginagawa ko minsan, pag doon lang siya sa taas namin, naglalagay ako doon ng ano, ng... Ano ba tawag? Speaker ma'am. Para makapakinig din siya doon. Walang takas, ano? Kaparaanan ng mga ina. Yeah. Tama. Kaparaanan yun. Wow. Akalain nyo, ang mga nanay, ito pa, karagdagan to, mga kapatid, huwag nyo kakalimutan. Kaya pagka ikaw talaga bilang isang ina, tuloy-tuloy ang iyong burden, could you imagine that your burden for your kids ay magbibigay ng wisdom? O, could you imagine that? Tumatalino ang mga nanay. Yeah? Tumatalino. Dahilan sa kanilang damdamin para sa kanilang anak. Matalino sila. Kaya sabi nga ni Sister Jenny Villaranda, sabi niya, alam mo, totoo yan sinasabi mo, Sister Nelia. Kasi kahit na yung anak mo ang dahilan na ikaw ay madala sa hospital, at abang nasa hospital ka, ang pinagpipray mo pala yan, yung loko-loko mong anak. Oh. Amen. That's good. Yeah. Okay, go ahead po. So, anong nakita niyo po ngayon? At kasi nakikita ko po, medyo naano na po tayo sa oras mga kapatid. Medyo, ang nakita ko po ngayon, dahilan sa mga ginawa niyo sa pagdating sa spiritual na bagay, imagine, hindi lamang po nagbunga sa inyong mga anak.
pati po kay Brother William nagbunga. Diba? Akalain nyo ngayon, iniintay ko na magpapabaptize na si Brother William eh. Brother William, kung nakikinig po kayo, eh maganda ho na tuloy-tuloy nyo na ho yung commitment nyo sa Panginoon. Amen. Ipahayag nyo na kayo tumanggap sa Panginoon bilang sarili nyong tagapagligtas. Huwag nyong ikahiya. Huwag nyong ikahiya. Katayin na natin yung mga manok dyan. Ubusin na natin. Huwag kayong mahiya, kundi sumunod kayo sa tubig ng bautismo. Ipahayag nyo na mas mahalaga sa inyo ang Panginoong Jesus kaysa ano pa mang bagay. Kayo, ngayon, ligtas na po kayo, ay kinakailang ipahayag nyo po na kayo'y inilibing lahat ng dati nyong ginagawa'y namatay na at ilibing nyo na kalakip ng kay Kristo pagkalibing at kayo ibinango na upang lumakad sa panibagong buhay. So, ang baptism po ay public confession na hindi nyo ikinihiya ang pagtanggap nyo sa Panginoon. Yeah, yan po ang kailangan po natin. Kaya, could you imagine that, Sister Nelia, nagkaroon ng bunga hindi lamang sa mga anak nyo, kundi kay Brother William. Siguro naman, kung si Brother William ay matagal nyo nakasama at hindi nyo na-assign sa ibang... Sa 33 years na po kaming kasal, Pastor. 33 years na kasal. Ilang taon po kayo kung sumatatal na nagsama na talagang nasa bahay po siya? Medyo matagal naman po, Pastor, kasi nga, nung nag-asawa kami, dati sa Sambuanga siya na-assign, siguro mga ilang taon lang siya bago nagpa-assign na po siya rito sa Maynila. Yeah, okay. Pero paano-ano pa rin siya sa mga ibang lugar po. Papunta-punta pa rin siya. So, mahirap talaga. No? Kaya, pero salamat sa Panginoon. Kung talaga siguro nakasama niya at nakikita niya lahat ng ginagawa ni Sister Nelia, walang matinong pag-iisip na ng isang asawang lalaki, ng isang ama, na hindi ho kakampi at magpapasalamat sa inyong ginagawa bilang isang ina. Yeah. Damdamin po yan, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon na nakikita po natin yung ganitong klaseng ina. Nakakarinig po tayo sa kanya at kung paano niya pinagtiyagaan ang kanyang mga anak. Kung imagine, sabi nga ni Joyce bago siya nakabalik, 10 years. 10 years to be exact, sabi niya. 10 years. Could you imagine? 10 years siyang nagliwaliw. In the wilderness. Yeah, opo, Pastor. Noon, pag isabihin ko sa niya, pangalan ng church pa lang, kumbaga sa ano, para siyang allergy. Yeah. Ngayon, pero alam nyo, mukha lang yun. Pero opo, sa totoo lang, pag ang mga anak, mga kapatid, pagka sinabihan mo patungkol sa Panginoon, hindi sa ayon nila sa Panginoon, alam nila na pag narinig nila yan, talagang mabibighani sila sa Panginoon. In love sila sa Panginoon. Ayaw lang nilang marinig kasi para bang yung makaka-relate kayo sa isang taong nagmamahala na biglang nag-break. Ayaw niya nang marinig yung pangalan na yun, pangalan ng kanyang naka-break, na kanyang minamahal. Wala ba tayong background dyan? Yeah. Huwag mo lang gano'n lakasan at alam niyo na pag naka-relate kayo dyan, tignan mo, pag nag-break yung tao nagmamahalan, parang ayaw mo nang marinig yung pangalan niya, ayaw mo nang marinig yung, ayaw mo na siyang makita. Alam niyo kung bakit? Sa tuwing maririnig mo yung kanyang pangalan at makikita yung kanyang itsura, nabibighani ka uli. Yeah, ganun yun sa Diyos. Hindi sa galit siya sa Diyos, hindi sa ayaw niya sa Diyos. Kaya muling napupukaw yung mga damdamin na matagal nang natutulog at gusto nang pumiglas. Yeah, hindi ngayon makapiglas-piglas sapagkat alam niyang mahal pa rin niya. Yeah. All right. So, kaya you know ang nangyari, 'di ba, Joyce? Sagutin mo ako. Yeah, 'yan ang naramdaman niya. Kaya hindi naman sa ayaw niya, kundi talagang ganoon. Alam niya na pagka bumalik siya sa church, babalik yung katinuan niya. Pastor, at naniniwala naman ako, Pastor, na kapag anak ka talaga ng Diyos ay gagawa talaga yung paraan yung Panginoon na mabalik siya, makabalik ka, na hindi ka tuluyang mapariwara. Kumbaga, nataniman na. Oo, kaya uusbong at uusbong yan. Hindi mawawala talaga yung inyong ipinunla. Yeah, tama yan. Kaya, mga kapatid, makikita po natin, maganda ho yung ating talakayan dito, pero inabot na po tayo ng oras. Sabi nga ni Jess, baka may part 2 pa to kasi siya pa lang ang nilaglag eh. But, hindi, naisama na si Brother William na may laglag eh. Tsaka si, pero gusto ko may laglag dito si Jairus eh. Genos. But anyways, alam nyo ma, sabi niya, Pastor, buti nakalimutan ako ni Mama eh. Pinapaalala mo pa. Pero alam mo, nung araw, nung bata pa kasi yan si Genos,
talaga matino yan eh. Yung bata na yan, yung lalaki, yung bata na yan. Matino yan. Maayos po talaga yung genus eh. Ay, nakabawi ka bata. Pero... Pastor, naalala ko din yan siya, yung anak ko si genus nung ano. Kasi... Teka muna ho, sa parto na yan. Sige, sige. Pagbigyan natin. Sige po, sige po, sige po. Okay, kasi nung sa ano yan, nung, di ba may balikatan po dito dati? Oo, siya yung ano, siguro 7 years old. Nung nag-umpisa sila sa balikatan. Hindi ko po makalimutan noon nung nagkaroon siya ng award na The Young Preacher Award. Wow. Mm-hmm. Oo, kasi inaakit po nila yan yung ano eh, LRT. Nung wow. Sila ay, yeah, di ba po sir, yung, oh, ano, yung balikatan? Soul winning. Soul winning sila, oo. Yeah, yeah, yeah. So, alam niyo mga kapatid, ito po yan. Ang pinakamahalaga po dito sa usapin na ito, wag ho natin pabayaan ang ating mga anak. Alam nyo, kung babasahin nyo po yung Deuteronomy chapter 6, mga kapatid, nandoon po yung tinuturo na napakahalaga. In fact, this is really from the very beginning of the families. Tandaan po nito na ang Diyos ang nagtayo ng pamilya. Okay? Ang Diyos ang nagtayo ng pamilya at ang Diyos din po ang naglagay ng guidelines sa ng ating mga pamilya. Now, hindi po masama na magpahayag tayo ng ating damdamin, pero ang Diyos may kaparaanan kung paano ipahayag ang ating damdamin. Kaya nga po, from the very beginning ng pamilya po mga pater, sa Deuteronomy chapter 6, ang sinasabi niya po, ang sabi po ng Biblia, thou shalt teach them diligently unto thy children and shall talk of them when thou sittest in thine house and when thou walkest by the way and when thou liest down and when thou risest up. See? Now, ano po ang imagine ito mga kapatid, may pamamaraan. Alright? Ang pamamaraan ng Diyos ay rekta, face to face. See? Not online. Marami ko pong sinasabi ito sa inyo mga kapatid, no? Don't put your emotions on Facebook. Okay? Now, marami ho ngayon nagbabanatan sa Facebook, nagbabanatan sa Messenger, nagbabanatan sa Instagram, na kilogram, lahat ng mga grams, nagbabanatan po dyan. Alam niyo kung bakit? Hindi sila naturuan nung bata sila na makipag-usap sila ng face-to-face. God's way is face to face. Again, do not put your emotions on or on Facebook and Instagram at ano pa? Social media, sa lahat, sa Twitter and email, lahat. No. Huwag niyong gamitin ang social media para ipahayag ninyo ang inyong damdamin. Kaya ngayon matatanda na, tatay na, nanay na, ano pa rin? Kakausapin niya ang kanyang asawa sa media, social media. That's wrong. Kakausapin niya yung kanyang anak sa social media. Magpapahayag yung anak ng kanyang damdamin sa kanyang magulang, social media. Alam niyo mga kapatid, face to face, may paraan ang Diyos kung paano po tayo lalapit sa Diyos may ikipag-usap. You see? Now, what is the very purpose of this? Sabi ng Biblia po, is to bind. You see? Dapat mabind ang katotohanan ito sa kanilang isipan, mga kapatid. You see? Alam nyo, kapag kakontrolado ng magulang ang isipan ng bata, kontrolado ng magulang ang kamay ng bata at saka ang paan ng bata. Let me say this again. When the children allows their parents to control their mind, it means they're allowing their parents to control their tongue, their hands, and their feet. Okay? Now, kapag ka na-control ng mga magulang ninyo, ng mga godly parents ninyo, ang inyong isipan, ibig sabihin yon, meron kayong magandang direction, thus, you have a good destination. See? Kaya ho, minsan mga kapatid, napakahalaga na i-apply po natin ito habang bata pa ang mga anak. Kausapin natin sila, walang humpay na pagkakausap. No? Hayaan nyo muna na wala munang telebisyon sa loob ng bahay. Wala ho munang, ang matindi nito. Nasa isang sala kayo nakaupo lahat, pero kanya-kanya hong diskarte. Bakit?
yung pong tatay na may message, yung nanay naglalaro ng ng kung ano-ano ng mga puzzle, yun namang mga anak nakikipag-chat at yung iba ay nagsi-COD, cash on delivery, sa nanay pala yon, but anyways, so nakikita niyo po ang problema. Ang solusyon po ay nasa Deuteronomy chapter 6. Okay? Now, bakit? Kapatid, sabi ko nga kanina sa aking devotion, huwag tayong magpadala, huwag tayong mas-shake sa kung anong nagpangyayari sa paligid natin. Bakit? Ang Biblia po ay tapos na. At pag sinabing tapos na, alam ng Bible, sinasabi sa Biblia, punong-puno ng listahan ang Biblia ng mga nakaraan na pwede nating tignan. Okay? Ano yung nakaraan? Ano yung nangyayari sa nakaraan? Pwede nating tignan. Sa present, tandaan po natin, ano sinasabi ng Biblia tungkol sa present? God is in control. Okay? Itong pandemic na ito, mga kapatid, nasa listahan po ito ng Diyos. In fact, may mas malupit pang nangyari rito na nakalista po sa Biblia. And then, sa future, nandiyan pa rin ho ang Diyos. May listahan pa rin po. At ang sabi ko po kanina, the Bible is absolutely right. True. Kapatid. So wala tayong dapat alalahanin. So kaya ang kailangan lamang po natin ay magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Tignan natin. Mas magandang tignan po natin kung anong dapat natin gawin ngayon kaysa ma-paralyze tayo sapagkat nakatuon ang ating atensyon sa maling bagay. Okay? Kaya mga kapatid, makita niyo po ngayon, if spend your time, parents, father and mother. Spend your time sa anak po ninyo face to face. Okay? Tandaan nyo, mas pinakamadali and the easiest way to bind the truth into the minds of your children is to talk to them face to face. Face to face. Okay? Not on social media. Kaya, tignan po natin mga kapatid. Ako'y naniniwala na malakyo ang epekto po nito, mga kapatid. Kaya nakita po natin yung kapahayagan ng mga nanay na narinig po natin. Eh, talaga naman makikita po natin ang kanyang ginagawa ay nagbubunga. At ang maaaring inaasahan ni Sister Nelia, ang bunga ng iyong ginagawa ay para sa iyo lamang anak. Pero alam mo ba, binigyan ka ng bonus ng Diyos. Ang bonus ng Diyos, si Brother William. See that? Nakita lahat ni Brother William ang nangyari, mga kapatid. Kaya maraming salamat po. Huwag po tayong tumigil. Huwag kayong mga nanay, huwag kayong tumigil. Ito, kaya inilalagay ko po rito ang mga nanay bilang ilustrasyon ng sinasabi po ng Biblia na sila'y hindi nagkamali to the end. Hanggang sa nakita po nila ang resulta ng kanilang ginagawa, hindi sila nagkamali at hindi sila nag-quit, kundi nagpatuloy sila. Kaya ngayon nakikita niyo po may bunga. May pagkakataon na parang nakikita nyo, walang, siguro kung nakikita nyo lamang ang damdamin, o naririnig nyo lamang yung damdamin ng aking ina, nung ako po'y kinakausap niya, nalangon-lango ako sa alak, madaling araw pupuntahan ako, and then next time, gano'n naman uli, sasabihin ng nanay ko, parang wala na yata ang pag-asa tong anak ko. You see? Sayang, magandang lalaki pa naman. Oo, thank you. But, anyways, so, pero wala nang kwenta, wala nang pagbabago. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. Hindi napagod ang nanay ko. Nagpatuloy siya hanggang sa makita at nakasama ko siya sa gawain ng Panginoon. No? Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsawa. No? Huwag po tayong magsawa. Tuloy-tuloy po tayo. Ang Biblia ay merong plataforma patungkol po dyan, mga kapatid. Okay? Go back. Just go back here and listen. What we have seen in the Old Testament, mga kapatid, is also in the New Testament. We have the same thing here. It's still the parents. And for the children, there's only one word for you from the Old Testament. And that is obedience. Obedience. See, kapag gayan ay lagi nating titignan, ako'y naniniwala na tayo po ay lalaki ang mga bata ngayon. Again, mga kapatid, mga nanay, huwag niyo pong sanayin ang mga anak ninyo sa social media kasi lalaki yan sa social media na dyan sila magpapahayag ng kanilang damdamin. Ipahayag natin ang ating damdamin face to face. Okay? At dito po, makikita po natin ngayon, naririnig ng ama kabataan, totoo ang sinasabi ng isang ina. Alam nyo, nanay, mga kapatid, bihira sa mga nanay ang nagsisinungaling, panagsasalita patungkol sa kanilang mga anak.
See? Pero pagka sila nagsasalita na tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang asawa, karamihan uno kasi nung alihan. Alright? But anyways. Well, salamat sa Panginoon. At ako'y naniniwala na kayo po ay pinagpala sa programang ito sa umagang ito, sa tanghaling ito, mga kapatid. At abangan, sabi ang request ni Joyce, sana may part 2. Oh, ang request naman ni Dennis, sana all. Kaya, let's see. Mga kapatid, baka mamaya may isama rito si ano. Eh, kung nandiyan lang sana si Joyce, may isama ni Sister Nelia rito si Joyce eh. Oh, para marinig natin. Kasi ngayon, nanay na rin. May asawa na rin si Joyce. So, kaya mahalaga na marinig po natin ano ang kanyang damdamin bilang isang anak at ngayon bilang isang ina. Okay? Alright. Bago po tayo magtapos mga kapatid, ay babalikan po natin ang ating mga co-host ngayon at ang ating bisita at bilang pang wakas. Ilingan muna natin si Sister Nelia. Sister Nelia, yung last word niyo po, baka may words kayo para sa mga nanay, ano? Kasi may marami ho, makita niyo yung mga comments po natin dito, ang dami. Please, no, anumang ma-advise mo sa kanila, please. Bago po matapos ang lahat, gusto ko lang pastor pasalamatan si Joyce at si JR dahil sila po yung nag-encourage sa akin na mag-enroll po sa Bible School. Wow. Ngayon po, sila ay third year na. Ako naman po ay second year na. Alam niyo kung bakit in-encourage kayo ni Joyce at ni JR? Kasi para mas marami pa kayong matutunan kung paano yung sila pagsabihan. So, ang masasabi ko lang sa mga nanay Durog kayo dyan. Nakikinig ngayon, huwag natin pagsawaan yung ating mga anak. Kasi, huwag natin silang pabayaan na halimbawa nagrebelde sila. Huwag natin silang tigilan na ipanalangin sa Panginoon. Kasi pag nakita natin sila na na-win back natin sila, parang yun na yung pinaka ano eh, parang nakaka-jackpot. Parang nakaka-jackpot tayo noon eh, di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, may bonus pa kayo. Eh. Opo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na at higit sa lahat sa inyo, Pastor, dahil ang Amen. Lahat nito ay natutunan ko po sa mga preachings po ninyo na kung baga sa ano, bago po dumating yung mga problema sa pamilya, ay mayroon na po akong, kung baga sa ano, bago pa dumating yung problema yun, mayroon na akong nakahandang kasagutan. Mm-hmm. Kasi napakinggan ko na yun sa pulpit eh. Amen. Pag dumating na yung problema yun, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Kasi yun nga, lagi-lagi sa pulpit yun napapakinggan ko. Kaya maraming salamat po, Pastor. At salamat din po sa buong church. Alam ko na lahat tayo ay nagpapanalanginan. At ganoon din, batiin ko lang po yung taga-area namin. Amen. Southeast family. Sir Maki, salamat. At ganoon din kay Sir Dominic. Thank you. At sa lahat ng mga mothers na mga classmates ko, kasi nanonood sila eh. Batiin ko daw sila. Sila Ma'am Aba, sila ni Ma'am Sandra, sila ni Ma'am Jenny. Yun, mga ano ko yung trupa. Oh, dapat magbayad kayo sa pagbati sa inyo. Padala nyo rito. Opo, sila ni Ma'am Dea. Ayun. Ayun. Mga mista ko. lahat ng... Anong year niyo na po ngayon? Second year po. Pasang. Wow! Akalain niyo po yung second year. Next year, Brother William, kayo naman ang mag-aral. Next year. Pasalamat po ako sa Panginoon talaga na... Pasalamat si Brother William. Ay, makalimutan niyo. Yun, yung asawa ko, nanonood siya. Oh, I love you. Yeah! Handaan niyo dyan, Brother William. Malapit na ang pagbabalik ni Sister Nelia. Kung ano man yung mga pagkukulang ko sa iyo, alam mo na yon. Minsan kasi pa sa hindi naman maiwasan eh na sa mag-asawa na ano, pero nakakatuwa naman. Bahagi ng pag at nagpapasalamat ako sa kanya dahil yun nga ang sabi ni Pastor nung Mother's Day, o kayo mga asawang lalaki, hinahainan niyo ba yung mga asawa niyo? Kayo bang naglalagay ng kanin sa plato nila? Ginagawa po yun ng asawa ko, Pastor. Wow. Sana all. Minsan tulog pa ako, nakatimpla na po yung kape ko. Wow! Ang reyna ng barangay Villanueva. Maraming salamat, asawa ko. Wow! Yun. Wow!
Amen, amen. All right, that's Sister Nelia, mga kapatid. Man, I'm telling you, ang saya-saya ng programa po ito ngayon. No? At salamat sa Panginoon. All right, balik po tayo sa ating mga host, Sister Marnelie muna. Maraming salamat po, Sister Nelia, sa inyong testimony. Natutunan namin na huwag tayong mag-give up na manalangin para sa ating mga anak. At walang reason na hirap na dalhin yung mga anak natin dahil kung siya nga dinadala niya noon, rain or shine, ngayon pa kaya na i-on mo na lang yung gadget, i-on mo na lang yung speaker para paupuin sila at papakinig sa Word of God. So, kailangan po talagang akayin natin ang ating mga anak, whether it is online or offline, let us not give up on our children. Wow. Amen. Amen. All right. Sa ating co-host, Cynthia Gumabay. Personally po, this program is an encouragement to me. Sa tuwing makakarinig ako ng mga ganyan testimony, akala ko mahirap na yung pinagdadaanan ko, pero meron palang mas mahirap at nakakakuha rin ako ng aral. Salamat din, Pastor, sa ganitong opportunity na lalo pa kami nag-gain spiritually. Amen. At yun ay magagamit pa namin dahil kagaya nga ng sabi ni Sister Nelia, walang expiration ang pagiging nanay. Magpatuloy lamang po tayo at sa mga anak, kahit magalit kayo sa amin, sasabihin namin kung ano ang naisin namin para sa inyo. Okay? Oh, that's good, mga kapatid. Kaya isa sa mga araw na ito, mag-i-invite po tayo ng isang anak naman kung paano naman nila na-appreciate ang damdamin ng isang ina. No? Ay, kailan. In fact, ngayon yung kabataan, mga kapatid, yung programa ni Maki po rito, ay kagabi, nag-usap na kami. Kasi tatapatan niya yung programa natin. Ngayon tayo, damdamin ng isang ina. Ang programa niya naman ay damdamin ng isang anak. Yeah. So, kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. At ako'y naniniwala na tayo pinagpala ngayon. Marami po akong natatanggap ngayon, mga kapatid, na mga messages na nagpapasalamat. Si Doc Emily nagpapasalamat for this, sabi niya, for this great program talaga naman. Ano ho? Kaya salamat sa Panginoon. Sige lamang po tayo, mga kapatid. At ako po'y naniniwala na ang Diyos ay meron talagang hinanda na pagpapala para sa atin. No? All right. At salamat. Salamat sa Panginoon. Kaya habang nagluloko, bago magluko po, nagluloko na ngayon ang ating net. But anyways, bago magluko yan, mga kapatid, tuloy-tuloy na po, patapos na po tayo. No? Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy po ang ating pagkakaroon at pagdala ng ating family. That's the very purpose of this program, the Baptist Lunch, to push our family into the next level. No? To bring our family into the next level. Kaya, mga kapatid, huwag po natin kakalimutan, Diyos ang nagtatag ng pamilya at ang kanyang salita ang gabay ng ating pamilya. So maraming salamat sa co-host ko, Sister Nelia, again, maraming salamat. At sa buong Villanueva, Barangay Villanueva, maraming salamat. Brother William, asahan ko sa mga araw na ito ay susunod ka sa tubig ng bautismo. Huh? Yeah. Alright, pakipatikman mo ko ng iyong talisayin dyan. Gawin natin, sampalukan na natin yung talisayin mo dyan. Alright? Okay, alright. Bago po tayo maghiwaiwalay, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan po ang ating panambahan po bukas. At sa lahat ng mga nasa online, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan. Pinag-uusapan pa rin natin ang pamilya every Wednesday night or every Wednesday, Wednesday evening sa ating pong service, midweek service. Salamat po sa Panginoon sa kanyang wisdom na pinagkakaloob po sa atin. I really appreciate your prayers and your partnership in the ministry. All right? So maraming salamat po again sa lahat ng nakapakinig. All right, narito po ang isang awitin bilang pagbibigay pugay para sa atin po mga frontliners. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims
who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and humbly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong, and one day heaven's king will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Real heroes. All right, muli po, maraming salamat po sa lahat ng nagsubaybay at sa lahat po nakasama po namin sa hapon ito. Maraming salamat po. And enjoy the rest of the day. God bless you all. I love you all. In a world so dark and cold, let's take the time to thank the real heroes. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank